video guys ang ipapakita ko sa inyo kung paanong fill-upan ang taktak sa YouTube natin. Alam naman natin lahat mga YouTuber na may nagsulat sa atin. Eto guys, eto na, pilapan natin. Pinutin nyo nitong add tax info, yan. Yan, pinutin nyo siya guys. Sa mga hindi pa alam. Ngayon, ano kayo dyan? Mag-sign in kayo dyan guys. Sign in kayo dyan. Mag-sign in kayo para patunayan na kung kayo ba yan ang may-ari ng YouTube. So, eto na guys, fill up natin muna para para mabuksan natin ang para makumpisa na tayo mag-fill up ng ating ipilapan sa tax. Yan, eto na guys, yan, eto na, nakabukas na. Yan, tarang, tarantanlan. Dito guys, may mga question na sasagutin mo dapat. Yan, what types of account of Bea Vlog Shoko? So, syempre, isulat mo individual, mag-isa lang. So, i-click mo yung individuals. Tapos, punta ka dito sa next, guys. Next, yan. Punta ka dito sa next, i-click mo yung next. Are you citizen or president of the USA? Of course, hindi naman tayo taga-US, taga-United States. So, pinutin natin no. So, ngayon, punta tayo sa next. Yan, next. Yan, nakasulat dyan. Punta tayo sa next. Ang nakasulat dyan. Select W.8 tax form type. So, ang ikuan nyo guys, ang i-click nyo yung W.8 bank. This form it's most commonly used by non-US, so individual, as would also to be used by the claim tax treated benefit. So, ito ang i-click nyo yung number 1 na ito guys. Yan. Tapos, scroll nyo. Pindutin nyo yung itong start na ito. Yan, start na yan. Pinutin nyo yung start, rolling, mahina yung internet natin, pasyensyahan lang natin, yan. Tapos, may nakasulat dyan na, yes din, ito yan, hindi naman required since wala pa, wala ako nyan, yan, wala na ako dyan. So, ngayon, pwede natin ito guys, i-escape siya. Ito, dito lang tayo mag-fill up guys, syempre, saan tayo? Di, sa Philippines. So, pindutin nyo, hanapin nyo yung lugar nyo dito kung saan kayo. Philippines, yan, i-click nyan, hapa na, scroll up, ay may time.
Ayan guys, hanapin nyo yung Google nyo dyan, syempre si Philippines. Ayan, i-click nyo si Philippines dyan. Ayan, ngayon, scroll up nyo. Ayan guys, hindi naman, wala naman ako nyan dyan. Pwede natin i-escape yan, pwede natin yan ikilapan. So, punta tayo dito sa next. Ayan, sa next. Ngayon, ang hinihingi dito guys, yung permanent resident address is PO Box or in care of address to require to submit additional document. So, pinito nyo to yung X guys, yung i-ano nyo, i-click nyo ng check, tapos lagyan nyo siya ng address nyo, yan ang address ko, yan ang nakasulat dyan. Yung address sa line 1 at saka address sa line 2, pwede nyo din yan i-copy-paste sa line 2, yan. Pwede nyo din yan siya i-copy-paste dyan guys. For example, yan. Hindi siya ma-ano. Yan. Papa, Sayugan, Zamboanga City. Yan. Zamboanga City. Yan. Nandiyan na yun. Tapos, i-check nyo itong mailing. Yan. Tapos, punta na tayo dito sa next. Next ngayon, ang nakasulat dito, yung nandiyan, nandiyan na siya. That's it. Are you claiming reduced rate withholding under the tax or tax treated? So, ang i-check nyo dito guys ay no. As tax law may impose 30% withholding tax on payment that are considered as source and scam. This tax may be reduced, eliminated for any pay that qualified under the revenant tax created. So guys, ang check nyo dito, no. Of course, no. Ang lahi ng no. Tapos, punta tayo sa next guys. Yan, rolling and rolling and rolling and rolling. Yan, ganito lang guys, kasimple ang mag-fill up ng atin, ng ano dito sa box guys. Confirm that I have received the generate tax document to best of the knowledge and belief that they are true, correct, and complete. So, i-check natin ito guys, box na ito, and go to the next. Next, i-next nyo siya guys. Yeah, next, next. Tapos, i-scroll nyo. Are you the person listed in the signature section? Sabi, yes, I am the person listed in the signature section and completed this form on my own behalf. No, I am signing on behalf of the person listed in the signature section, such agent, attorney. So, hindi ka naman attorney, guys. Yung mga attorney lang yan, pwedeng mag-fill up dyan dito sa baba na yan. So, i-click natin yung yes. Yan, ganun lang. Sundan lang yun yung guys kung paano mag-fill up dito, guys. Yan. Go to next. Yan. Ulit natin ulit yung next, guys. Bakit ayaw siya mag-next? Hello. Legal. Ah, dito. Kaya pala ayaw mag-next. Nakalimutan natin dito. Yung legal. Kailangan itong legal na ito. Yan. Yung legal name mo talaga siya. Mary. Beya. Mary Beya May. May Shoko. So, kailangan talaga yung full name nyo guys. Importante yan guys ha. Yan ang pinaka-importante. So, you have to go in the X. Next. Yan. Proceed na tayo sa next guys. Kaya kalian. Ngayon, nandito na tayo. Are you providing tax info for a new exciting payment profile that has received payment on exciting payment to prove that has previously received payment? So, hindi pa ako naka-receive guys ng payment ni Google. So, yung iba dyan, I am no providing tax info from a new exciting payment profile that has received payment. Number 2, I am providing tax
info for tax payment profile that has been previous. Hindi ako naka-receive pa ng aso, ipinutan ito yung una na yan. So, tapos na tayo guys. Punta tayo dito sa submit. Yan. Submit na tayo. Uling ka ba? Kasi kanina sa akin nagbabaga ka. Ano yun? Lahat ng kailangan maging dala-dala. Save ko pa kasama. Yan, punta tayo sa submit guys. Ano yun? Status confirm checkbox require. Bakit nagpula siya? Meron siyang hindi ko na pinanong. Yes or no, select activity service and require it has to change profile. Dito. Has individual entitled in tax identity section performed by activities. Kaya pala, mayroon pa akong nakalimutan. Kaya pala. Status confirm checkbox inquire. Bakit nagpula siya? Yan, Mary Bia may legal. Yan. Yes, I am person select signatures. Yan guys, punta tayo sa next activities and perform that US certified Mary Bia may ko. Bakit siya hindi siya nag ano? Submit na siya guys, na-submit ko na. Hindi ko lang pala yun na ano kaya nagpula siya. Yan. Ito guys, submit form nyo. Yan. Ito guys, approve na siya. United States Tax Info. Status approved. Yan, approved na siya guys. Kanina kaya nagpula siya. Kailangan hindi nyo kalimutan mag-fill up guys. So, mamaya-maya mag-email na yan si Google AdSense sa inyo. May email na siya yan, may notice na. Pwede natin titingnan ngayon kung nag-email ba siya. Titingnan natin kasi automatic yan. Pakaalam ko, nag-email siya dyan. Yun! Yan, nandito na oh. Nandito na siya oh. Nandito na yung email ni Google. Bakit ko na ano, na-scroll. Yan, nandyan na yung email niya. Dumating na yung email niya. Yan, email ni Lolo, nandiyan na yung email niya. Yan, na-approve na yung emails niya. May approval na email niya. So, okay na yun, guys. So, hanggang dito na lang ang aking video at sana mayroon kayong natutunan. So, sundan lang ninyo kung paano mag-fill up. Huwag yung kalimutan. So, kailangan natin, guys, fill upan natin pala yung sinulat sa atin ni Google AdSense para hindi malaki ang ibabawas sa ating tax. So, thank you so much. Sana mayroon kayong naintindihan.